Meron dito, may tie din tayo sa ilalim. Ayan. Magandang araw, Pilipinas! Kamusta kayo dyan? So, andito na naman po tayo para i-update namin kayo sa bagong bahay, bagong project natin. So, paano nga ba natin pinapatibay yung mga haligi o poste ng ating tahanan? So, itong video na to ang para sa'yo. Please, tapusin nyo, huwag kayong mag-skip para malaman nyo at kung paano ba ginagawa ang pagpapatibay ng poste sa ating mga ginagawang bahay. So yun nga mga tol, tapos na tayo sa anilyo, poste, parilya at pundasyon ng bahay. Na-discuss na rin natin yung dalawang poste sa isang paa o isang parilya or combined footing. So ngayon ang pag-uusapan naman natin ay paano ba natin patitibayin yung ating mga poste. So ito na mga tol, andito na tayo sa site. Makikita niyo yung mga tao natin. Tinatalian na nila yung tie beam, pinapinalize nila yung pagtatali ng alambre. And then nilalak na nila ito doon sa poste, sa magkabilang poste. And then kinakabit na rin nila yung mga dowel. Yan. So ito na mga tol, tapos na nilang talian. Makikita nyo nakatayo na yung mga dowels natin para sa asintada ng 16 na hollow blocks. And then makikita nyo yung gilid dito na hinukaya natin. So yun na yung magiging forma ng ating buhos para sa ating tie beam. So dito makakatipid tayo, although medyo malapad yung konkretong maiilagay natin. Pero okay lang yun kasi mas magiging matibay yung istruktura natin kapag ganyan yung nangyari dito sa atin. Anyway, kung bago ko pa lang sa channel na to at naligaw, sana panoorin nyo po yung starter kit natin, yung house construction block number 1. Ito po, yan. Ilalagay ko po dito. Yan, sana po panoorin nyo. Huwag po kayong mag-skip para malaman nyo po yung step by step na sa pagpapagawa ng bahay. At sana po ay tapusin nyo, simulan nyo mula sa simula kasi bawal po ang mag-shortcut sa pagpapagawa ng bahay. So yun na nga mga tol, natapos na nating pormahan itong tie beam natin dito sa magkabilang poste natin. Pero doon sa bandang kanan, sabi ko nga kanina, hindi na tayo magpo-forma. Yan, nabuhusan na natin yan. Although naubusan tayo ng halo, kaya nagpapahalo pa para sa magkabilang tie beam natin. Anyway, kung bago ka pa lang sa channel ito, please don't forget to subscribe, comment down below, and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod na video natin. Bali, nagbubuhos na sila ng tie beam. Yung unang tie beam natin, sa ilalim yan. Ayan. Yung tinutungtungan niya, yung parilya na mahaba, na malaki. Para sa mga bago pa lang sa channel na to, ako nga po pala si Engineer Ronald Tolentino. Isa akong licensed civil engineer at contractor rin. So dito mga tol, patuloy yung pagbubuhos nila ng unang tie beam natin. So dito sa magkabilang poste, dito natin ipuposisyon yung ating main door. Ayan. Sa pagbubuo naman ng ating mga biga, kailangan gumamit tayo ng panalaksak, pwedeng bakal or kahoy para sumuot lahat ng halo at maiwasan ang mga ampaw sa pagbubuos ng biga natin. Mega shoutout sa iyo, Think Ma'am! Please mga tol, mga kababayan, pakisuportahan po yung kanyang channel. Ito po. Bali, road to 1,000 subscriber na po siya. Ito pong channel na to ay tungkol sa isang Pilipina na namumuhay kasama ang kanyang pamilya sa Amerika. Suportahan natin siya, tulungan po natin siya na makareach siya ng 1,000 subscriber. Marami pong salamat sa inyo. So yung tansi na to, nakaangat sa kalye ng 40 cm. Inangat natin. Anong sukat po niyan? 159. So yung tinututukan po ng metro niya is puting na. Puting. Nabuhusan na namin ng more than 30 cm yan. Ayan. 159 plus 30. Nasa 189 na or 190 na to.
190 na mahigit. Oh, yan. So, yun yung lalim ng pundasyon. Tapos yung tinutungtungan niya, yun na yung buhos. Tapos may tie beam pa dito. Anong sukat ng tie beam natin, kuya? 33. Ha? 34. Ano po? 34. 34 cm. And then yung lapad po, kuya? 26. Yan. 26 cm. Malaki na po yung tie beam. So ito na mga tol, nag-aasintada na tayo ng hollow blocks na 16. So makikita nyo, tapos na yung unang tie beam natin. Then 1, 2, 3, 4, apat na patong na CHB na 16. So medyo malakas to sa hollow. Kasi nga po, malaki yung butas ng 16. Ayan. Tingnan nyo kahit kutsara, kasyo. So malakas sa hollow ang 16 na hollow blocks. And then makikita nyo rin yung mga dowels na nakatayo, yung mga bakan. Ayan. So ito naman yung kabilang side. Nag-aasintada na rin sila dun sa kabilang gilid ng bahay. At ito naman yung likod. So ayan, halos naaabutan natin yung naunang side. So ito naman part na ito, ito yung may main door natin, yung magkabilang poste. Nag-aasintada na rin siya kasi kahapon pa nakabuhos na tayo ng tie beam. So ito na mga tol, natapos na tayong mag-asintada kahapon. And then ngayon, nagbabakal na tayo para sa ating pangalawang tie beam. So dito makikita nyo na naipasok na yung mga stirrups, yung mga anilyo na deform bar natin na 10mm. So ayan, makikita nyo mga tol, may tali na lahat yung mga deform bar, yung mga anilyo. Ang ganda ng pagkakatali nila, tuwid na tuwid. Okay. And then sa kabila, naglagay na sila ng unang forma para sa kabilang side. So dito makikita nyo mga tol na napakasinsin ng mga bakal na ginamit natin. Kasi ganun pag gumagawa tayo ng tie beam. Dapat mas masinsin sa malapit na area dun sa may poste. And then pag sa gitna medyo maluwag. And then masinsin uli pagdating dun sa kabilang poste. Ganyan. So bali mga tol, ito yung tamang spacing ng deform bar natin. Yan. Makikita nyo na napakasinsin mula sa poste papunta doon sa kaliwang bahagi. Yan, 5cm, 5cm, and then 5cm. And then pwede nang medyo maluwag doon, bandang kaliwa. Pero pag malapit sa poste, dapat masinsin ito. So konting recap lang tayo mga tol, combine footing natin, and then tie beam, unang tie beam, and then 1, 2, 3, 4 na hollow blocks na 16, and then dito sa taas, ito na yung ating pangalawang tie beam. And then ginagawa niya na uli ng forma yung kabilang side para sa ating pangalawang tie beam. Maraming salamat sa mga nanood. Maraming salamat sa oras. Yung hindi pa po nakaka-subscribe, please mag-subscribe na kayo. At pakishare na rin ito mga tol doon sa mga nagnanais makapagpagawa ng bahay para may malaman sila, tips, idea at mga kaalaman sa pagpapatuyo ng bahay.